Hi guys, magandang hapon and welcome po sa ating garden. Ngayong araw po ay start na po tayong maglabas. Ayun. Nan po ang ating mga gulay o yun po ang ating mga halaman dun po sa loob ng ating bahay. So bali yung nasa basement and yung nasa kwarto po natin, nailabas na po natin na halos nasa 95% ng gulay po natin ay nasa labas na po ngayon. So ito po yung mga gulay na atin inilabas ngayong araw. Okay. Ayan, so pinapaarawan po natin or pinapahardi po natin yun pong ating mga sili. Ayan, yun po yung ating mga sili. Dito naman po yung ating talong. Tapos sili po doon. Pati po yung mais. Ayan, nalabas na rin po natin. Ayan. Tapos yung string beans kahapon, yung saluyot po na andito. Ayan. Tapos yung ating ibang sili na andyan. Ating basil na andito. Ayan. Ibang saluyot. Tapos marigold. Tapos ibang gulay po dito. Tapos dito, yung ating Thai chili. Ayan. So maganda na po yung kanilang tubo. Narawan na po sila. So batrain po ito dito. Thai chili po yan. Ayan. So halos lahat po ng gulay natin ay nasa labas na po ngayon. So patrain to dito. Ito yung ating ground cherry. So nakalabas na rin po ngayon. Ayan. So ayan po yung ating mga nilabas na gulay. And dito yung ating ibang malunggay, yung ating moringa. So yung ibang moringa po kanina or yung ating ibang gulay ay pinasok na po natin sa loob. So this one is nakalimutan ko ang tawag dito, wing bean or sigarilyas. Ayan, so ayan, malaki na mahaba na po yung kanyang puno. Ayan, so pwede na po siyang gumabang. So nasa labas po sila ngayon, pinapaarawan po natin na halos lahat ng ating gulay. Dito ay yung ating upo. Ayan. So makalabas na po sila lahat ngayon. Tapos dito yung ating kamote or sweet potato, nasa labas na rin po ngayon. Tapos to yung ating pati ibang gulay dito, yung ating beans. Ayan. Yung tanglad nasa loob pa ng ating bahay. Tapos dito sa ating greenhouse. Ayan. So andito po lahat yung ating mga ibang gulay na nasa baba. So andiyan po yung ating alugbate. Ayan, yung ating kamatis dito. So medyo nag kulabot po yung dahon nila dahil sobrang init po niya sa labas. Yung ating talong na andyan. Tapos yung ating ibang sili. Tapos dun sa dulo yung ating alugbate. Tapos yung ating nagasaki eggplant dun. Medyo kulabot po yung dahon na yan. Dahil sobrang init po kanina. Nabigla po. Nabigla ata yung ating mga gulay dahil bigla rin po kasing umulit yung panahon ngayon dito. Ayan. Patalin po dito. Ayan. So mga eggplant po yan dyan. Ayan. Tapos dito yung ating sili na may kasamang kamote. Tapos dito yung ating, ayun. May nakita akong ladybug. Ayun. Ganda buhay na yung mga ating kaibigang kulisap. Ayan. So, ayan po yung ating mga gulay ngayon dito. Ayan, ang ganda po. Dahil mainit na, tuloy-tuloy lang po yung pag-init ng panahon ngayon dito. Ayan. Yeah, so dahil bigla pong naging mainit yung panahon, nasa plus 22 po ngayon from last week, minus 3, minus 5. Tapos bigla pong naging plus 22, kaya yung ating mga gulay nabigla din po sila.
So hindi po sila dahan-dahan na napag-adjust. Yeah, so yung mga nasa labas po ngayon, yung mga naandun sa lupa, yung kanina pinakita ko, ipasok po yun sa lubot ng bahay. Kasi dito po sa ating maliit na greenhouse, yun, wala na pong space na mapaglagyan ng pong ating mga seedlings na naandun. Yeah, so right now, ang gagawin ko ay siguro ko linis po ako ng pong ating asparagus po dun sa gilid para makatubo po sa ilang maayos. Ayan, so tapos na po tayong maglinis ngayon. Ayan, yun po ang ating asparagus. Yeah, so mag-atin lang po tayo ng mga ilang linggo para lumabas po yung kanyang steamer, yung kanyang puno at makapag-harvest na po tayo sa mga susunod na buwan. And yung ating greenhouse, nilabas ko po yung mga ibang basura para makapasok po yung ating mga gulay. So ito po yung laman ng ating greenhouse. So nilabas ko po sila para ayan mag-kasya po yung ating mga gulay sa patid po dun sa ilalim. Nalagyan ko na rin po. Ayan, medyo madami pa pero ayan napag nilagay po natin lahat ng pong ating mga gulay ngayon. Yan po sa loob ng ating greenhouse. So, ayan po. Ito po yung ating mga halaman. So, ito po, hindi ko na po ipapasok sa loob ng bahay. So, yung mga gulay po na nandito ngayon, dito na lang po sila pag umaga po or tanghali. Ilalabas po natin to para ma-harden. Yan, para tumibay po yung kanilang puno. Yeah. So yan po yung ginagawa natin sa ating mga gulay kapag bago po natin tanim doon po sa ating garden. Yeah, so yan po yung ating mga gulay ngayon. Yeah, so isang busy hapon na naman po yung ating ginawa ngayon. Yeah, so yung ating mga grow bag, nag-start na po tayong maghakot ng lupa and start na rin po tayong maglinis din po sa harap dun pong ating garden. Yeah, so siguro ko by Saturday or Sunday mag-start na tayong magtanim sa ating garden dahil yung init po ay tuloy-tuloy na. Yeah, so it's parang summer na ngayon and yeah, marami pong huli ng ibon yung ating maririnig paghapon. Yeah, so this is our garden. So ito yung ginagawa natin kada hapon pagkatapos ng trabaho, garden and linis, tapos pag summer naman tanim, harvest. Yeah, so hanggang sa muli po mga kagulay, thank you for watching and yeah, nabigyan ka po kayo na update ulit sa ating mga ginagawa dito sa ating garden and hanggang sa muli po. Thank you for watching and I'll see you po may next vlog. Maraming salamat po.